What's up mga chong? It's your boy Brian Ucho. Muli nagbabalik with another vlog. Ayan, nakikita nyo ba kung kano kaboggy? Yes sir. So for today's vlog mga chong, meron na tayong second camera. So yun mga chong, nakikita nyo camera Insta360RS. And it's Sunday, walang traffic. Napasarap magmotor. Kaya lang alas 12 ng tanghali at napakainit. Gusto ko lang pag-usapan, no? Kasi gusto ko lang share sa inyo na nagbabalak ako mag-upgrade ng motor. Nag-iisip ako kung anong motor ba yung babagay para sa akin sa riding style ko. O ano ba yung motor na gusto talaga, no? Kasi nahirapan ako bumili. Baka matulungan nyo naman ako, mga itong. Ang pinag-iisip ako ngayon is Ninja 400 at saka Ninja ZX25R. Kala mo talaga may pambili, eh, no? Pero yun nga, mga itong. Siguro hindi lang naman talaga ako yung nag-iisip na pag nag-upgrade, syempre kung mamimili ka sa dalawa, eh mahirapan din talaga mamili kasi may kanya-kanya silang pros and cons, disadvantages and advantages. So una-una sa lahat mga chong, gusto ko munang i-shoutout yung subscriber natin yan na hanggang ngayon nanonood pa din at yung mga bago natin subscribers dyan. So, pasensya na kayo mga chong kung papitik-pitik lang tayo mag-upload kasi hindi tayo masyado napag-vlog, pero I'm trying my best, I'm doing my best para mabalik sa pag-grind. So yan, meron na umano yung lutong vlog, so hopefully magustuhan nyo yun. Pero ito muna, pag-usapan natin ano ba yung pros and cons ng dalawang motor na to. So unahin natin mga chong sa aesthetic. Lagi naman number one talaga mga chong kapag bumibili ako ng motor, kapag bumibili ako ng motor, number one na pinagbabasihan ko kung yung motor na kukunin ko is syempre aesthetics talaga, yung itsura talaga ng motor, yung forma ng motor talaga. And nasasabi ko na almost same yung aesthetics ng dalawang motor na to kasi magpinsan nga to, eh, Ninja 400 and ZX25R. So pareha silang inuha sa kanila mga big daddy na ZX6R and ZX10R. Halos pares sila ng itsura. Ang pinagkaiba lang nila is itong si ZX25R is meron siyang butas sa gitna, which is parang ano ba tawag dito? Yun, basta may butas sa gitna mga chong, katulad ng ZX6R sa ZX10R, si Ninja 400 ay wala. Pero overall appearance mga chong almost the same. Oops! Yeah, click na. Gulo nyo, saan ba talaga kayo? Okay. Gulo nila, no? Sa riding posture naman mga chong, ito yung second na tinitignan ko sa motor pag bipili ako, is yung kanilang riding posture. So, mas aggressive si ZX25R compare kay Ninja 400. Si Ninja 400 para siyang touring sports bike, para siyang Ninja 650 mga chong, na medyo mataas yung handlebar. Kasi ang handlebar niya, yung clip-ons niya is nasa taas. Kung titignan nyo itong R15 natin mga chong, ayan, katitignan natin, ayan, nasa ilalim yung clip-ons niya. Si Ninja 400 nasa ibabaw ang clip-ons, kaya medyo mataas ang handlebar niya. Kay ZX10R, same lang kay R15, nasa ibaba ang kanyang clip-ons. Kaya aggressive, mas subsob ang ZX25R, which is yun yung tinitignan ko. Mas gusto kasi medyo aggressive yung feeling kapag nag-ride niya ng sports bike, kasi sports bike niya, eh. So para mas ba-feel mo yung sports bike, eh kailangan mas aggressive talaga yung riding posture mo. Pero compare kay R15, mas subsob si R15 compare kay ZX25R sa experience ko. Na-ride ko na kasi itong ZX25R na to, na-testing ako saglit na saglit lang. Pero wala pa akong review, so hopefully no, ma-review natin itong ZX25R ng tropa natin, full review, para talaga no, mas ma-motivate tayo galingan pa sa buhay, no, para makabili tayo ng paharap nating motor. Pati yung dito niya sa foot peg, mas diyamak na aggressive si ZX25R compare kay Ninja 400. So yun talaga, pasok na pasok talaga sa taste ko etong si ZX25R. Siyempre, ang pinopromote ni Ninja 400 compare kay ZX25R is yung comfortability nga naman. Siyempre, once na masubsub ka, mas madaling mapagod, madaling mangalay yung mga kamay mo, mga balikat mo. Yun naman ang disadvantage. Pero, yun nga, ika nga,
tiis pogi. Yeah, mas gusto ko yung tiis pogi kaysa sa comfortability, mga chong. Legan talaga yung style ko. Isa pa, mga chong, adjustable itong si ZX25R, yung kanyang front and rear shock adjustable. Adjustable ng preload. I don't know kay Ninja 400 kung adjustable, pero alam ko hindi adjustable ang unahan niya. Sa likod, di ko sure kung adjustable siya. Siyempre, mga chong, Showa shock na rin to si Ninja ZX25R compare kay Ninja 400 na hindi pa siya naka-upside down. Si ZX25R is upside down na, kuya. Ano bang ginagawa mo? Ano ba? Ginagawa mo? Nagugulat ako sa'yo. Bablog ako dito eh. And mga chong, putang ina, hindi ko alam kung nag-record. Oops, ano pala, may tao pala doon. Sana nag-record. Check natin. Mamaya, hindi na naman nag-record eh. Check natin, dito tayo sa Gedley. I am recording, pare. Goods, recording. Tuloy ang vlog. Kasi may ano to eh, may saltik ng GoPro ko eh. Minsan di nag-record eh. The next thing, mga chong, na tinitingnan natin is itong spec. Siyempre, after ng riding ergonomics natin sa motor, siyempre, susunod na dyan yung specs and features. So, unahin muna natin yung features. Kompleto regado na to si ZX25R, mga chong. Parehas sila na merong dual channel abs. Ang wala lang kay Ninja 400 is yung traction control. Wala siyang power modes. Yan. Yung power modes, mga chong, yung economy, pag mas gusto mo tipid lang yung hataw ng motor mo, power mode kapag gusto mo ilabas yung power mismo ng ZX25R. So, walang ganun si Ninja 400. Next is, meron siyang smartphone connectivity, mga chong. Pwede mo i-connect yung smartphone mo sa mismong motor. So, walang ganun si Ninja 400. Quick shifter and auto blip, mga chong. Itong quick shifter and auto blip, available lang siya sa special edition ng Kawasaki ZX25R. So, sa standard, walang ganon. So, yun yung wala kay Ninja 400, mga chong. Siyempre, kung compare mo naman, upiyok ako! Kung compare mo naman sa presyo, siyempre, hindi mo talaga sila magka-price. So, malayong-malayo yung price lang dalawa. Si Ninja 400, ang presyo niya is 340,000. Ang presyo naman ni ZX25R is 428,000, mga chong. Yung special edition sa standard edition, na walang auto blip and quick shifters, 393. So malayo pa rin talaga. Syempre, mga chong, ano ba yung nagpapamahal talaga dito kay ZX25R compare kay Ninja 400? Yung inline 4. Yung talaga yung isa sa mga selling, yung talaga yung selling point ni ZX25R. Lahat ng ZX series, mga chong, is inline 4, 4 cylinder. ZX25R, ZX6R, and ZX10R, mga chong. Yung mga Ninja is hindi. Si Ninja 400, Ninja 650, Ninja 1000. Ay, si Ninja 1000 nata, 4 cylinder. Si Ninja 650 and Ninja 400 is 2 cylinder lang. Ang mga Ninja, mga chong, more on touring sports bike. Ang mga ZX talaga, sports bike build talaga sila. Yung aggressive talaga yung riding position. Yun. Ayun. Thank you, kuya. Sarap! Ang sarap mag-motor! Paano pa yan pag ZX25R na yung dala natin? Siyempre, mga chong, mapapaisip ka talaga eh. Diba? Kasi ang ZX25R, inline 4 nga siya. Pero hindi naman siya expressway legal. Compare mo kay Ninja 400, standard na 400cc ng motor. Mas beginner version ng big bike. Masasabi natin na beginner version siya ng big bike. Kasi pwede siya sa mga beginner talaga kahit wala pang alam total sa motor. Kasi hindi naman siya ganun kalakas humatak. And at the same time, mga chong, mas mura talaga tong si Ninja 400 compare kay ZX25R. Kasi yung mga features ni ZX25R na wala kay Ninja 400 is yun yung nagpamahal kay ZX25R bukod pa dun sa inline 4. So depende. Ako, mga chong, naisip ko kasi hindi naman ako dumadaan ng expressway. City ride lang naman ako, di ba? Kung pupunta man ako ng lugar na kailangan gumamit ng expressway, mag service road, di ba? Not always naman na kailangan natin dumaan sa expressway. Pero mga chong, kung ako, malapit ako sa mga expressway na lugar, nasa Binangonan kasi ako eh, probinsya ako, mga chong eh. Kung malapit ako sa north, malapit ako sa south na expressway, eh baka i-consider natin yung Ninja 400. Pero since hindi naman talaga ako gumagamit ng expressway,
talagang nananalo sa puso itong ZX25R. Dati mga chong, wala pong ZX25R, Ninja 400 talaga ako all the way. Pero ngayon, since na, yun mga chong, pangarap kasi talaga magka-inline 4, di ba? Sino ba namang hindi gusto magka-inline 4? Pero ang practicality lang ang pag-iisipan natin mga chong, sa gastos ng gas, halos sing lang naman sila. Siguro, Ninja 400, around 16 to 18 km per liter. Si ZX25R, around 12 to 14 km per liter. Mababa, mga chong, para sa 250cc, tutuusin. Pero kasi, since inline 4 nga siya, yung sounds kasi ang binabayaran dito ay Ninja ZX25R. Kung mag-inline 4 ka, bago ang mag-inline 4, kailangan alam mo na sa sarili mo na mag-gastos sa gas ang isang inline 4 na motor. Mapa 250cc man yan, mapa 600, mapa 1000, mag-gastos talaga sa gas yan. Since inline 4, mas malakas kumain ng gas. Okay, sige. Clear? Clear. Pero syempre mga chong, since 250cc nga lang tong ZX25R, nandun pa rin siguro yung 10 bits. Siguro sa una mag-enjoy ako sa power, pero siguro as the time goes by, mananawa rin talaga ako kasi mabibitin din talaga ako. Yun naman ang kinaganda ng ng Ninja 400, kahit pa paano 400cc na siya. Motor. Pero mga chong, diba, hindi naman natin laging ginagamit yung full potential ng isang motor. Okay na yung marinig natin yung sounds, marinig natin yung makina, makita natin yung mga tao nag-react dun sa motor natin, diba? Yun yung isa sa mga enjoyment ko sa pagmotor mga chong. Mapunta tayo from point A to point B ng Matiwasay. Okay na sa akin yung ZX25R. Kaya lang talaga, medyo pricey siya. Masakit nga lang talaga sa bulsa. Maintenance! Wise mga chong, same lang. Halos same lang sila. Magastos. Pero ang maganda dito, Kawasaki ito mga chong, Japanese made. Wala kang problema sa pyesa, matibay, reliable. Kumbaga sa kotse, Toyota, Honda, mga ganyan mga chong, yung kalidad ng parts ng Japanese bike. So talagang wala kang masasabi dyan. So mga chong, kapag may dumadaan na ZX25R ngayon, iba talaga yung kilig ko eh. Parang yung kilig ko dati sa R15, nang wala pang motor, nang wala pang R15 dati. Until now mga chong, nagagandaan pa rin ako sa R15, lalo na kapag merong R15 na dadaan sa harapan ko na naka-modified. Maganda pa rin talaga, talagang di pa rin ako nananawa sa itsura niya. Siyempre, nabibitin na rin talaga ako. And gusto ko maka-experience naman na magkaroon ng ng inline 4 talaga, ng mas mataas na CC. So yun, hopefully na natulong talaga ako sa inyo today. Nakatulong ba ako? Parang pinagulo ko lang yung isip nyo lali, no? Pero yun nga mga chong, overall analysis, kung gusto mo talaga ng inline 4 and okay lang sa'yo kahit hindi dumaan ng expressway, hindi siya expressway legal, malakas kumain ng gas, ano pa ba? Maintenance, siyempre inline 4 yan, maraming features, pero sa reliability hindi ka naman ipapayaan yan. And kung gusto mo talaga yung pag binirit mo yung motor, yung isisigaw ka talaga, mapatingin talaga yung mga chika bebe mo kapag dumaan ka, di nyo ko pinapanin natin ha, naka ZX25R na ako ngayon. Well mga chong, yun naman talaga isang reason kung bakit mo bibiliin yung ZX25R para i-flex. Hindi mo naman kailangan ng maingay salsada kung hindi ka naman magpa-flex, pero dapat pag magpa-flex tayo, humble flex lang, huwag naman yung masyadong papansin. Pag may nagpa-bomba, bomba. Pag hindi pinabomba, huwag yung bobomba, kasi hindi naman lahat ng tao natutuwa sa tunog ng motor. And kung kailangan mo mga chong na dumadaan-daan ka sa expressway, di go for Ninja 400. You will never go wrong with Kawasaki mga chong. I'm telling you that. Yung tropa ko mga chong, may ZX25R na siya. Sabi ko sa inyo kanina. And nung tinest drive ko, wala pa siyang pipe. Ang sarap i-drive. Hindi ko lang nasubukan yung autoblip kasi medyo traffic dun sa lugar na pinag-testing ako. Pero yun, pupuntahan natin siya. Test drive natin yung ZX25R niya, 2022 edition. Napaka-pogi mga chong, sinasabi ko sa inyo. Ay nako. Ayun pa pala sa features. Ito, bago ako makalimutan, TFT display. Yan, wala hindi pa naka TFT display si Ninja 400. So mix pa rin siya, combination pa rin ng analog and digital display.
So, di ba, advanced na talaga tong ZZX25R. Mga chong, yung bibiling nyo, yung alam nyo sa sarili nyo na yun talaga yung gusto nyo. Lagi ko naman sinasabi to. Lagi naman namin sinasabi to mga nag-review. Kung ano yung gusto nyo, kung ano yung sa tingin nyo, yung magpapasaya sa puso nyo, yung magpapasaya sa inner kid nyo, mga chong, yung magpapasaya sa inner ego nyo, mga chong, yun ang uno nyo. Diba? At the end of the day, ikaw pa rin naman yung mag-uwi nyo sa bahay nyo, ikaw pa rin yung magde-desisyon kung magiging masaya ka dun sa bibilin mo kapag ginagamit mo siya. Diba? So, wala ka naman pake kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Kung ano yung purpose ng motor sa'yo, yun ang sundin mo, mga chong. Okay? So, yan. Pauwi na ako. So, maraming salamat sa panonood. And kung umabot ka sa dulo ng video na to, maraming salamat. Hopefully, magkita pa tayo sa mga susunod na video. Again, this is Brian O'Chill. Muli nagbabalik. Kaunti-unti tayong babalik sa pagbablog, mga chong. Namiss ko kayo. And I'm out. Bigyan nyo ako ng, ano, bigyan nyo ako ng content, mga chong. Pag-comment kayo, please. Bigyan nyo ako ng content. Peace, yo. Boom.